Sa bahay na ito, umiikot ang mundo ni Zaira. 18 taon na siyang naghihintay. Naghihintay na makalakad, makapag-aral, makagala, at makita ang mundo. Ay, magandang araw po. Kaya sa tuwing may bagong mukha na bibisita sa kanya, Zaira si Ma'am Kara. Hi, Zaira! Kumusta? Ay, bakit nanginginig si Zaira? Kaya po siya pag-excited. Ah, okay lang po yan. Kasi nanginginig siya. Hayaan mo daw siya, huy. Hayaan mo daw siya. Ipinanganak na may cerebral palsy si Zaira. Ako si Ate Kara. Ilan taon ka na, Zaira? Ngayon, anak. 5, 8, 10 plus 8, 18. Oh, nagdebo ka na pala. Isa si Zaira sa halos 100,000 special education o SPED students sa buong Pilipinas. Mga batang may espesyal na pangangailangan. Hindi ka pantay. Estudyante siya ni Teacher Venus Natividad, isang SPED teacher sa Catanaoan, Quezon. Kaya mo yan. Ayan na. Marami sa mga bata rito, walang kakayahang pumasok sa eskwelahan, kaya nagbabahay-bahay ang mga guro. Ano pa ang nawawala kay Dudoy? 18 taong gulang na si Zaira, pero ang kanyang leksyon ay para sa isang preschool na bata. Niminsan kasi, hindi siya nakatuntong ng eskwelahan. Nung bata ka ba? Nung maliit ka? Nag-aral ka ba? Hindi. Talaga? Bakit daw? Ha? Hindi. Pero sinabi mo kay mama gusto mo mag-aral. Ano sabi ni mama? Olas. La. Bi. Ayon sa ina ni Zaira, wala raw silang kakayahang dalhin sa eskwelahan ng bata. Kain. Bakit hindi po natin siya napag-aral? Hindi ko po napag-aral nga ni Hot. Wala ko nga pong gaintindi. Sa dalaho ng kahirapan namin, sabi ko, yan ako na mo lang mag-aral. Eh, payag naman doon siya. Araw-araw, gumagapang papunta sa silong ng bahay si Zaira. Tinitingnan ang isang kinakalawang na wheelchair na halos hindi niya nagamit. Eh, ba't hindi po dinadala sa school? Sira ho, baak na ho yung gulong. Ay, minsan ho, ay hindi na ho, minsan na ano yung napi na parang umistak ho. Gustuhin man niyang mag-aral, walang magawa si Zaira, kundi ang maghintay ng himala. Nang mangyari ang pandemya, isang kapitbahay ang nakapagsabi kay Teacher Venus tungkol sa kalagayan ni Zaira. Kasi yung iba pong magulang dito sa atin, hindi po nila masyadong tanggap na may kapansanan yung mga anak nila. Kumbaga po yung iba po, inatago pa rin. Sabi niya, Digoy, halika, maglaro tayo. Mula noon, linggo-linggo nang binibisita ni Teacher Venus si Zaira. Tinutupad ang pangarap ng batang makapag-aral kahit na paglipasan na ng panahon. Ikaw ba, may laruan ka diyan? Wala. Ano lamang inalaro mo? Cellphone. Nanghinayang po ako. Pero nandyan na po yun eh. Nandyan na. Kung saan siya, doon namin siya inimit. Kung hanggang saan yung kaya niya ngayon, doon tayo, kahit magsimula tayo sa simula, diretso tayo. 7 taon ng guro ng Children with Special Needs si Teacher Venus. 3 lang ang SPED teacher sa buong bayan ng Catanaoan. Pero ang mas malaking problema,
Tulad sa kaso ni Zaira, maraming bata sa kanilang lugar ang walang kakayahang pumasok sa eskwelahan. Malakas, Mina! Malakas! Nag-atakip na ano? Ito ay? Ma? Malakas! Kinabukasan, balik si Teacher Vino sa pagtuturo sa classroom. Ating kwento ay... Akala namin mas madali na ang araw na iyon. Pero dahil magkakaiba ang kondisyon ng mga bata, kailangan niya pa ring i-one-on-one ang ilang mga estudyante. Tulad na lang ni Ella. Hi, Ella! Hi, Ella! Oh, sabi niya hello! Ah, sabi niya hello! Ilang taon na si Ella? 16 ako. Hindi niyo pinaserapy, Mami? Nag-therapy po siya ay... Una po yung gastos, tapos umayaw po talaga siya. Walang physical therapy center sa bayan ng Catanawan sa Quezon. Ang pinakamalapit, 4 oras na biyahe pa papunta ng Lucena. Ah, lutoan. Una po naming problema, di yung transportation. Oo. Masyado pong malayo. Ah, ganun. Tulad ni Zaira, may cerebral palsy rin ang batang si Ella. Pero tila, mas malala pa nga ang kanyang kondisyon. Dahil kung si Zaira nakakagapang kahit papano, si Ella walang kakayahang gumapang o umupo man lang. Ano daw? Natutuwa po siya. Natutuwa siya? Ganun ba yun? Ha? Pwede ko ba hawakan kamay mo? Hmm? Okay. Hawakan ko ha. Masakit ito? Masakit? Hindi. No. Okay. Pero kung anong hirap niya sa paggalaw, siya namang bilis ng kanyang isipan. Katunayan, pagpatak ng 3:00 ng hapon. Ano daw? Ay, pasok daw? Gusto daw niyang pumasok sa school. Alam po niya yung oras. Kaya mo ba? Oo? Opo. Anong oras ang klase mo? 3. Si Ella ay, ano, kahit na ganito yung kanyang sitwasyon, talagang... Araw-araw gusto niya talagang pumasok at alam niya pagdating ng 3:00. Di tulad ng ibang magulang na itinatago sa bahay ang kanilang mga anak na may espesyal na kondisyon, pinagsisikapan ng mga magulang ni Ella na makapag-aral ang bata. Pangarap daw kasi ito ni Ella. Alam po ni Ella sa pool na siya ay ganun. Noong una po nagtaka siya, nagtanong na, Mami, bakit si... yung kalaro niya, nag-aaral na. Yung tanong na walang sagot. Kaya po nung nalaman namin na meron ng SPED, yun po, Mami, gusto kong mag-aaral. Adiyo. Simula daycare, 4 years old, magkaklase po kami. Sige, yung paa. Dahil sa kanyang kondisyon, baluktot na ang mga kamay at paa ni Ella. Ayan. O, pumasok na yung isa, ha? Okay. Okay daw, okay. Okay na, yung short, yung likod, okay na? Opo. Sakripisyong pagsusuot ng uniforme sa bata, pero ni minsan, hindi ko nakitaan ng panghihina ang kanyang inang si Teresa. So, araw-araw po ito. Ito po, tuwing mapasok siya. Hindi mo mas madali na, alam mo yon, magpa-tutor na lang siya dito sa bahay? Ayaw po niya bukod sa iyo. Kasi may iba po na, alam niyo po, may ibang mga nanay na hindi na lang pinag-aaral yung mga anak nila. Kasi mahirap ibiyahe. Eh hindi po, kami po, yung amin, yung kaligayahan. Kaligayahan ng alin po? Niya po. Kaya kahit mahirap, pagtsatsagaan. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng ano? Mahirapan. Hindi pwedeng mahirapan. Kasi po. Nanay. Yay! Yay! Sabi niya yay! Nanay. Oh, ano, mag-tricycle na tayo? Ha? Ayan. Okay.
pag naglalakad kami, parang ang tingin ng tao, mukha kaming kawawa. Hindi. Sa akin po, hindi mukhang kawawa. Para po masaya. Masaya po kami pareho ay, na naibibigay ko yung kaligayahan niya. Pagpasok sa paaralan, bakas ang ligaya sa mukha ni Ella. Oh, meron ako dito ang larawan ng isang bata. Si Dudoy. Hirap mang magsalita, pilit na sumagot sa mga tanong ang bata. Parte ng mukha. Anong nawawala kay Dudoy? Wala siyang mata. Ilan ang mata ni Dudoy? Pilit na iginalaw ang mga baluktot na kamay at paa. Ay kulay? Sosya? Kulay blue. Pilit na ngumiti para ipakita ang saya. Ano kaya ang mga naririnig mo, Ella? Isang oras lang ang leksyon nung araw na iyon. Pero ang simpleng ngiti sa mukha ni Ella ay sapat na para kumapit sa pangarap si Nanay Teresa. Yun na lang po yung opo, yun na po yung meron siya, yung mangarap, gumusto ng ganito, gumusto ng ganyan. Hanggat kaya po namin ibigay, gusto po sana namin ibigay. Inapabayan po namin siyang mangarap hanggat kaya ko po siyang buhatin ng buhatin. Karga po hanggang gusto niya, hanggang kaya namin dalawa po. Mapasok po kami. Ano ito? Ice cream? Ano ito? Okay. Ano? Okay? Masaya na? Nagpasok na si ate? Masaya na? Okay? Pag-uwi ng bahay, agad inasikaso si Ella ng kanyang bunsong kapatid na si Flynn. Anong ginawa mo? Tulad ng karaniwang magkapatid, tama din to. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa mga nangyari sa school nung araw na iyon. Ano ito gagawin dito? Aba, tama ah! Yan o, tama. Ate, anong ginawa mo? Maya-maya, dumating na galing sa trabaho ang ama nilang si Ronald. Ano, patingin ko? Ay. Nag-aral ka na. Ano sabi din, ma'am? Good job daw. Good job. Ay, too. Saan? Ay, may star daw siya. May star daw, yan o. Ay, dalawa! Ang galing! Pintor ng bahay ang kanyang trabaho at di gaanong malaki ang kanyang kinikita. Pero anumang kakulangan sa pinansyal, bumabawi sila sa pagmamahal. Yung mga kagaya kong nanay na mayroong mga anak na mayroong espesyal na pangangailangan, hindi po ibig sabihin ay kawawa na kita o asamahan natin sila sa paglugmok. Kita pong mga magulang, ang siya po dapat na kamay at paa para makatayo. Para kahit po hanggang doon, turuan nating mangarap. Pangalan, Higa? Ha? Mahirap ang kalagayan ng mga batang may cerebral palsy. Aktibo ang isipan, pero animoy nakagapos ang katawan. Ano? Pero iba si Ella. Amoyin mo daw! Punong-puno siya ng buhay at pag-asa sa kabila ng lahat. Dahil sa piling ng pamilya, kalong muna kay Daddy. Napupunuan ang anumang kakulangan. Hi, Ella! Nalalagpasan ang anumang kapansanan. Hey, Daddy! Yung sa kalooban po nila, yung saya at kaligayahan, nakakapaginhawa po sa kanilang sariling pakiramdam. Tsaka yung alam nila na hindi sila mag-isa.
Bumalik sa aking alaala ang batang si Zaira. Kailan kaya niya mararamdaman ang init ng pagmamahal at pag-asang hatid ng pangarap at dasal? Si Digoy at ang kanyang magic box. Tungkol sa isang batang biniyayaan ng magic box ang lesson ni Teacher Venus nung araw na iyon. Digoy, halika, maglaro tayo. Pwede mo na. At nang tanungin ko si Zaira kung ano ang kanyang pangarap. Anong gusto mong maging paglaki mo? Anong pangarap mo? Anong dinadasal mo kay Jesus? Dinadasal mo kay Jesus? Kapag nagpe-pray ka kay Jesus, anong dinadasal mo? Anong gusto mo? Ito, makakalakad. Gamit ang isang kinakalawang na wheelchair, dinala namin sa dalampasigan si Zaira. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang dagat at buhangin. Ang maglaro at magtampisaw na 18 taon niyang hiniling. Gusto ko po si Zaira magkaroon ng independence. Yun po ang aim namin sa lahat ng mga bata namin. Hindi yung kapag naiwan na sila ng parents, hindi nila kayang gawin. Para kahit anong challenge ang ibigay ng mundo sa kanila, kakayanin nila. Magandang umaga, it's 6:30 in the morning and karaniwan pag 6:30, naghahanda na yung mga teacher papunta sa school. Pero itong sila, Teacher Venus, mukhang hindi yata pa-school ang parito nila. Ano po ito? Table? Table po, ma'am. Ba't niyo po tinatali sa ano? Eh, meron naman table sa school. Wala po, ma'am, dun sa bata na ina-visit ko po. Ah, so hindi po kayo didiretso ngayon sa school? Hindi po. Saan po kayo didiretso, ma'am? Punta po ako sa Tagbakan Silangan, doon sa estudyante ko po na bulag. Oo. Na ina-home visit ko po. So one-on-one po yun? Yes po. Imbis na hayaan silang magkulong na lang sa kanilang tahanan at maging bihag ng kamangmangan, nagdesisyon ang mga guro ng katanawan na maglaan ng oras para sila na mismo ang puntahan. Kahit ang ibig sabihin nito, maglakad sa makapal na putik. Pag po sobrang ulan, oo. Parang gusto ko na lang maging pa ako muna yung kagaya doon sa kalabaw. Gawa nang hindi po sila nadudulas eh. Actually, ang mahirap sa paglalakad sa putik, after a while, eh, oh. Nagiging makapal na yung... Opo. Ano yung bota po. Yung bota mo, punong-puno na siya ng lupa. Tapos hindi na siya kumakapit. So madulas. Lang. Ay, sus! Kaya po, kaya. Karamihan ng SPED Center sa Pilipinas ay matatagpuan lang sa syudad o sa mga bayan. Dehado ang mga batang nakatira sa liblib at malalayong lugar. So isipin nyo na lang na ang hirap talaga ng kalagayan ng mga
mga SPED students kasi meron na nga silang karamdaman, meron na silang kapansanan, tapos may special needs na sila. At the same time, ganito yung kailangan nilang daanan. Kung regular students, kakayanin ito. Yes, ma'am. At kahit na nakapaa. At ang swerte ng regular students kasi may eskwelahan para sa kanila na malapit lang dito sa may bundok. Pero yung SPED, kailangan pa nilang bumaba sa bayan. Ay. Yes, ma'am. Okay. Ay, Diyos ko. Okay. Makalipas ang ilang minutong paglalakad sa madulas at makapal na putik, narating din namin ang bahay ni Romel, isang batang ipinanganak na bulag. Romel! Gandang araw po, ate. Noon daw, matyagang inaakay ng kanyang tatay si Romel para lang makapag-aral sa bayan. Pero nang mamatay ang kanyang ama, tumigil na rin si Romel sa pag-aaral para tulungan sa hanap buhay ang kanyang ina. Wala rin daw silang mapagkukunan ng panggastos. Bakit po siya natigil? Wala na po nga yung ama niya. Wala na kami mga budget pag-uwi. Pamasahe, wala mong pamasahe. Magkano po ba yung pamasahe? Dati ang isang tayo 35 pamasahe. Ayon kay Teacher Venus, mahusay raw noon sa mga leksyon si Romel. Kaya laking paghihinayang niya nang tumigil ang bata sa pag-aaral. Ay sabi ko, gustong-gusto ko po siya kasi alam ko pong meron siyang meron siyang ibubuga. May posibilidad pong matuto siya. Ang balakta po namin noon, inalagay ko na po yan sa kinder ay si Romel. Ina-include ko na po yan paunti-unti. M, katabi, M, P. Matyagang tinuruan ni Teacher Venus ng Braille ang batang si Romel. Yung inasuot. Sa ngayon, 10 letra pa lang ang natututuhan ni Romel. Pero handa si Teacher Venus na magsakripisyo para sa bata. Letter D. Every ahon, every balik, pag may na-achieve siya, kahit maliit na bagay, tanggal pagod. Hindi ko na po yung naintindi. Mauwi lang ako sa bahay. Pero nasa isip ko, nakakalimang letters na kami. Gusto mo ng bike? Mahirap mag-alaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Mahirap lalo na para sa mga salat sa kakayahang pinansyal. Pero maswerte sina Zaira, Romel at Ella na kahit papano, may mga guru pa ring handang magsakripisyo para sa kanila. Pero paano kung wala ng pondo ang gobyerno? Mali siya na malungkot. Tuloy pa rin kaya sila sa serbisyo? Malinaw malakas. Malinaw. Halos 100,000 ang bilang ng SPED students sa buong Pilipinas. Pero ang eskwelahan para sa kanila, mahigit 600 lamang. Ang masaklap, karamihan sa mga SPED center na ito, sa sentro at syudad lang matatagpuan. Ayon sa datos, 84% ng munisipalidad sa Pilipinas walang eskwelahan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Kaya ang mga guro tulad ni na Teacher Venus, kailangan pang maglakbay at magbahay-bahay para lang makapagturo. Yung gasolina po, pagpunta sa mga bata, sariling bonot po yun. Medyo hindi naman po ganun kalaki ang sweldo ko. Ang Department of Education ang isa sa mga ahensyang may pinakamalaking budget na nakukuha taon-taon. Pero kamakailan, naging laman ng balita ang DepEd. Natuklasan kasi na zero ang inilaang pondo ng Department of Budget and Management para sa Special Education Program ng DepEd. Moreover, Madam Chair, for this year, DepEd has no budget for this.
Nilinaw po ng Department of Education na humingi sila ng pondo para sa Special Education o SPED, pero hindi ito naisama sa mungkahing 2023 national budget. Ayon sa DepEd, naglaan daw sila ng pondo pero tinanggal daw ito ng DBM. Sagot naman ng DBM, paano sila maglalaan ng pondo kung wala namang sapat na dokumentasyon na binigay ang DepEd? Sinikap naming kunin ang panig ng DepEd tungkol sa isyung ito pero hindi pa raw sila makapagpaunlak ng panayam sa ngayon. Nananatili raw ang kanilang posisyon sa isyung ito gaya ng una nilang inilabas na statement. Walang magawa ang mga magulang tulad ni Teresa kundi ang kumapit sa dasal na sana hindi pa sila nalilimutan ng lipunan. Huwag naman po sana, pero parang nalilimutan na yung gaya ni Naela. Na sila yung kung ato o sin po ay mas may kailangan para kung hindi kami na ibinilang sa society na kailangan din. Kami po'y kabilang din sa nasasakupan ng gobyerno. Sina Zaira, Romel at Ella ay tatlo lamang sa 100,000 special education students sa ating bansa. Mga batang may espesyal na pangangailangan, pero pinagkaitan dahil sa kahirapan. Mga batang puno sana ng pangarap at ambisyon, galing, pero pinagkaitan ng pagkakataon. Paano daw aalagaan ng tainga? Mga batang pinagkaitan man ng kakayahan, pero pilit na lumalaban. Makakita ka na ng cellphone. Maswerte sina Ella, Romel at Zaira na kahit papano, may mga magulang pa rin sila na handang magsakripisyo. At mga guro na handang suungin ng kahit na ano para lang makapagturo. Pero hindi sapat na magulang at guro lamang ang kikilos para sa mga batang ito. Kung totoo ang layunin ng pamahalaan na dapat walang batang maiiwan, mas lalong higit na dapat bigyan ng suporta ang mga tulad ni Zaira, Romel at Ella. Ako po si Cara David. At ito po ang Eyewitness.